Hindi ko alam kung itong ginagawa ko and dinidescribe pa ba kita o nagreklamo na ako. Hi everybody, my name is Ian and welcome to another episode of Ianizeway TV. Itaas ang kamay kung sino yung mga makamami. Of course, who doesn't love their mom? I guess everyone loves their mom. You love your mom, I love my mom. And with respect to dads, dads are great too, but there's no such thing in this whole world that can be compared to sa love ng isang mom. Oh, ha? Isang mo ba yan, mommy? So today, I've decided to talk about my mom and I'll give you 5 reasons why I love my mom so much. At number 5, ang mommy ko magaling sa kusina. Ang gagawin niya, magsasabi yan, nak, gusto mo ba ng adobo? Gusto mo sinigang? Siyempre, ako naman. Oh, sige, okay, kahit ano, sige, tutuin mo. Sabihin niya lang sa akin, oh, sige, bumili ka ng, oh, iyan, bumili ka ng ganito, ganito, ganyan. Ako naman, bibili naman ako. Dumating na, okay, bumili na ako, dumating na ako sa kusina. Iyan, pakiano nga to, subukan mo ang ganituhin. Iyan, hatiin mo nga tong ganito, ganyan, tapos balatan mo yung ganito. Iyan, magpakulo ka na ng tubig. Hanggang sa maya-maya, mawawala na yan sa kusina. Punta na yan sa sala. Madidisappear na lang yan basta-basta doon. So, may iwan ako sa kusina. Tapos, lilitaw na lang yan kapag kakain na. O, diba ang galing sa kusina? Number 4. Ang mami ko, masinop yan sa bahay. Ayaw niya ng maraming kalat. Normally, tuwing umaga, pagkagising yan, maglilinis na yan agad ng bahay. Sobrang linis niya nga sa bahay. Kahit tulog ka pa, maririnig mo na agad yung pagpupukpok niya ng kung ano-ano. Yung wales, yung bintana, pagpag ng kumot, agyo dyan. So magigising ka. Ibig sabihin nun, tulungan mo raw siya. Number 3. Ang mami ko, protective yan sa kanyang mga anak. I think that's maternal instinct naman. Pero, very expressive siya pagdating sa pag-protect sa amin. Pero yun nga lang minsan, napapasobra. Nung bago pa lang kami sa Cavite, madalas may pumuputok dun sa bandang likuran. Ang gagawin nun parati, pag may naririnig na putok yon, lagi yung alerto si mami kapag may naririnig siyang makalampag somewhere. Number 2. Ang mami ko, game yan sa lahat ng bagay. Kumakanta, sumasayaw, paborito niya nga si Shakira. As a matter of fact, nag-center for pop pa yan at kumanta sa music museum. Kalain mo yun, kinabog pa ako. Umaarte din yan. Anak, timpla mo naman Diyos si mami. Anak, masahin mo naman ako. Hindi naman ganong arte, yung totoong arte. Nag-talent yan sa TV, so ilang beses ko na rin siya napanood sa TV noon. And aside from that, game yan. Yung mga office mates ko, naglaro kami. Paunahang makauwi sa bahay. Ang rule is, paunahang makauwi ng bahay at ang proof mo ay dapat may photo ka na nasa bahay ka na. Dapat yung suot mo sa opisina yung pala yung suot mo. Tsaka dapat, bago yung photo, isesend mo sa kanila. Pag uwi ko ng bahay, nakita ko si mami nakahiga sa sofa. Nagpa-picture ako agad. Ito yung picture. Pakiramdam ko ako nanalo dun eh. Number 1. And the number 1 reason why I love my mom, because she's my mom. That's it. And because it's her birthday! Yeah! Woo! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, mom. I wish you happiness in life. Happy thoughts lang parate. Enjoy what you have right now. Enjoy your life as a person and as a mother and as an individual. Thank you for supporting us. Walang iiyak. Birthday lang yan. Ang hirap humingi ng allowance. Happy birthday, mom. I wish you all the best in life. I wish you good health. Most importantly, huwag pababayaan yung sarili mo. Enjoy wherever you are right now. Huwag ka nang magpapastress kung nasaan ka man. And I hope to see you soon. Happy birthday, mom. We love you. I love you, we love you, and you know that. And that's it. Oh, para sa itong video na to, kalamot ko.